Hello mga kuchikahan! It's me again, Mommy Chi, your first time mom, and welcome back to my channel! So, for today's video, isi-share ko lang sa inyo yung video ng seborrheic dermatitis and cradle cup ni baby nung siya ay 2 months old. So, kung gusto niyong malaman yung everything about seborrheic dermatitis and cradle cup, please watch the full video. So, ayun na nga mga katsikahan. Natenga tong video na to sa akin halos mga 5 months. Kasi magsi 7 months na si baby ngayon. And nangyari yun sa kanya, nagkaroon siya nung 2 months old siya. So, nung times kasi na yun, malamig. So, hindi ko palaging pinaliliguan si baby. Tapos, siguro mga 4 times a week ko siya pinaliliguan. Ganun. So, tumindi yung kanyang cradle cup. Pero nung tinanong kami nung pedia niya, baka daw kasi meron sa aming lahi na may allergy sa side ko or side ng asawa ko. Ang sabi pa namin nun is wala. Pero nung nagtanong-tanong na kami sa kanila yan, sa kanilang mga kamag-anak pa na iba, kasi one time si Baby Miwo, nagkaroon siya ng allergy, pero dito naman tumubo yung sa kanya. Tapos nakita nung pinsan, sabi, uy, ganyan din yung sa anak ko. So, yun, na-confirm na namin na sa side nga ng asawa ko is ganun. Ganun yung balat nila kapag ka, mainit or minsan malamig. Yung sa weather ba, pag nag-iiba-iba yung panahon, nagkakaganon yung mga balat nila. So, ngayon, since malamig na December na, no, magsi 7 months na si baby, napansin ko na naman na meron na naman siya dito sa kanyang ulo. So, mag-i-insert na lang ako mga katsikahan ng video and video ng yon yung dati niyang seborrheic dermatitis sa ulo nung 2 months old siya. And gumaling naman yun mga katsikahan after 1 month na gamutan. So, bali, nilagay lang namin dun is yung baby oil na aloe vera, Johnson's, color green. Tapos yung shampoo niya is nag-shift kami sa Cetaphil na shampoo. Pwede rin yung shampoo and bath wash, yung 2-in-1, pwede rin namin yun. Ginamit din namin yun kay baby. Hello mga katsikahan. As you can see, ayan yung itsura ng kanyang cradle cup bago pa siya gumamit ng aloe vera baby oil at saka ng Cetaphil na shampoo. Ganyan siya kadami. And then this is the day 2. As you can see, medyo natatanggal na siya. So lumambot na, kaya tinulungan ko na siyang tanggalin pa konti-konti. Tapos, ito yung kanyang day 4. Yung malaking puti na yan, ganyan kalaki yung kanyang cradle cup. So, medyo natanggal din yung buhok. And don't worry, tutubo rin yan in time. Baby. Baby. Dami time! Dami, dami time! Ana! Ana? Strong ka na, baby? Pugi talaga. So, ayan, day 7 na, malinis na siya, and meron na unti-unting buhok na tumutubo. So, ayun mga katsikahan, nakita nyo na yung video, no? Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung video ng ulo ni baby. So, ano na siya? Marami na siyang buhok ngayon, pero yung sa unahang part niya, yung dito niyang part is, doon pa rin tinutubuan ng yung cradle cup na naman niya, yung mga balakubak, ayun. So, ngayon, nakapag 3 days na ako naglalagay ng oil sa kanya and hopefully, mawala na to mga moms. So, ayun lang mga katsikahan. Napakita ko na sa inyo. Kayo mag-alala, nawawala naman to. It takes time, pero depende pa rin yan sa bata. Depende pa rin sa mga anak natin kasi lagi yung tatandaan, hindi naman pare-pareho yung mga bata. So, better if nababother kayo kung meron silang mga rashes, meron silang mga balakubak na ganyan. Better consult your pediatrician para mabigyan kayo ng tamang product na ipapahid or ipapainom nyo sa baby nyo para hindi na kayo mag-worry. Kasi mas maganda pa rin sa doctor tayo magtanong para at least safe talaga yung baby natin. So, ayun. So, naniwala naman ako dati. Pero ngayon, mas naniwala ako na bumabalik nga pala talaga siya yung ganun niya. And okay lang kasi at least meron ng solusyon na naibigay sa amin. So, yun lang mga kasikahan. That's it for today's video. I hope na natulungan ko kayo mga momshes out there. And again,
If you like this video, please don't forget to hit the thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel. See you again on my next vlogs. Bye!